Napapadalas ang palihim na pagsulat ni Ada kay Sir Paolo, ang kanyang professor sa accounting. Hindi niya mapigilan ang sariling kiligin at ma-inspire sa tuwing magsisimula na itong magturo. That is all for today. Any questions? Kagaya ng karamihan ng mga estudyante sa ganitong sitwasyon, ay walang nagtaas ng kamay para magtanong. Karamihan ay natatakot, samantalang ang iba naman ay uwing-uwi na. Hindi naman inasahan ni Ada nang bigla siyang tawagin ni Sir Paolo. How about you, Miss Alumbides? Napansin ko kanina ka pa nakatingin. May gusto ko bang itanong? Agad naman siyang pinamulahan ng mukha dahil sa pagkabunyag ng kanyang palihim na pagtitig sa lalaking guro. Wala po, sir. Maigsing tugon ni Ada. Okay. Since mukhang naintindihan ng lahat ang lesson, prepare for short quiz tomorrow. Hindi naman iyon nagustuhan ng mga estudyante dahil sadyang mahirap talaga ang kanilang topic nung araw na yon. Nakayukong lumabas si Ada na nahihiya pa rin sa nangyari. Kinabukasan ay tinutuungan ni Sir Paolo ang sinabing pagsusulit. Isa si Ada na nakakuha ng mababang score. I'm very disappointed sa inyo, class. Dahil dyan, uulitin natin ang lesson plus extra homework to make up for your low scores. Dismayadong wika ng lalaking guro. Habang nayayamot naman ang karamihan, si Ada naman ay nakatitig lang kay Sir Paolo habang nagsasalita ito. Kahit naiinis ka na, gwapo ka pa rin. Hindi mapigilang maisip ni Ada. Lumipas pa ang mga araw hanggang natapos na ang kanilang midterm exam. Bago tuluyang umuwi, ay kinausap siya ni Sir Paolo. Miss Alumbides, maiwan ka sandali. The rest you can go. Bigla namang kinabahan si Ada. Parang may 1,000 paru-paro ata ang nagkakagulo sa kanyang tiyan. Bakit kaya siya pinaiwan ni Sir Paolo? Pwede muna kaya siyang mag-CR saglit para mag-retouch? Unti-unti na nagsisialisan ang kanyang mga kaklase hanggang lumabas na ang panghuli. Lumapit si Sir Paolo sa may pinto upang isara ito. Mas lalong kinabahan si Ada, kaya sunod-sunod na napalunok ang dalaga. Papalapit na ng papalapit ang lalaking guro. Kahit hapon na ay napakabango pa rin ito. Para bang masarap mahiga sa mga bisig ni Paolo. Miss Alumbides, ano ba nangyayari sa'yo? Kaya kita pinaiwan ay para kausapin ka tungkol sa grades mo. Alam kong mahirap ang accounting, pero it seems to me na hindi ka nag-e-effort man lang para ma-improve ang grade mo. Paliwanag ng professor. Ipinakita nito ang kanyang class record. Puro lagapak ang kanyang nakukuha. Hindi man lang siya umabot sa pasang-awa. Pasensya na po, sir. Sinusubukan ko naman po pero baka hindi lang para sa akin ang course na to. Malungkot na tugon ni Ada. Gusto mo bang pumasa at makagraduate, Ada? Ada, tinawag niya akong Ada. Kinikilig na bulong ng dalaga. Siyempre naman, sir. Kahit baka pag nakagraduate na ako, hindi na kita makikita. Mahinang tugon ni Ada. Ngumiti lang ang lalaking guro. Sinabihan niya ito na kailangan niya magsumikap at magtanong sa mga lessons na hindi niya naiintindihan. May mga handouts at worksheets din ibinibigay ito sa kanya kada linggo na kailangan niyang sagutan at ipasa on time. Lumipas pa ang ilang buwan at natapos na ang kanilang final exams. Naging mas lalong inspirado si Ada dahil na rin sa pagtulong sa kanya ni Sir Paolo.
Inisip ni Ada na siguro ay espesyal din siya para kay Paolo dahil hindi ito nagpabayad. Kaya naman laking pasasalamat ng dalaga dahil malaki ang naiangat ng kanyang grado at sa wakas ay pumasa na rin siya sa accounting. Pagkatapos ng graduation ay nilapitan niya si Sir Paolo. Binigyan niya ito ng regalo. Sir, para po sa inyo. Nakangiting sambit ni Ada sabay abot ng kanyang regalo. Para saan to, Ada? Hindi ko naman birthday. Para po sa pagtulong niya sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ako nakagraduate. At malamang, sang katutak na sermon ang inabot ko sa mga magulang ko. Kahit wala sila dito. Matagal nang nasa Amerika ang mga magulang ni Ada. Nasanay na siya na laging mag-isa. Kahit minsan, naiisip niya na walang pakialam ang mga ito sa kanya. Ganun ba? Eh, sinong kasama mo ngayon? Wala po, sir. Baka hindi nga rin po naalala ng parents ko na graduation ko ngayon. Kanina pa sila hindi tumatawag. Pero sanay na po ako. Mag-isa na lang siguro ako magse-celebrate. Katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkaawa naman ang naramdaman ni Paolo para sa dating estudyante. Nakita niya ang pagsusumikap ni Ada, pero hindi niya alam na may problema pala itong dinadanas. Sige na po, sir. Salamat po ulit. Wish me luck sa pagharap ng trabaho. Ada, gusto mo samahan kitang kumain sa labas? Dahil nakapasa ka sa subject ko at nakagraduate, ay sagot ko na ang lahat. Nakangiting paanyaya ni Paolo. Siyempre ay hindi na nagpakipot pa si Ada. Kumain sila sa isang Chinese restaurant. Masaya siya dahil graduate na siya. Pero bukod pa dun, masaya siya dahil kasama niya ang lalaking matagal na niyang tinatangi. Ngayong hindi na siya estudyante ni Paolo, ay nilakasan na ni Ada ang kanyang loob. Ipinagtapat na niya kay Paolo ang matagal na niyang nararamdaman. Sinubukan niya itong halikan sa labi, pero nabigla si Paolo, kaya bahagya siyang naitulak nito. Ada, ano bang ginagawa mo? Hindi mo ba nahahalata? Gusto kita, Paolo. Alam kong gusto mo rin ako, kaya mo ko tinutulungan. Nagkakamali ka, Ada. Alam mo ba yung sinasabi mo, ha? Oo, alam ko, Paolo. Alam ko na espesyal ang tingin mo sa akin. Pinipigilan mo lang dahil professor pa kita noon. Pero ngayon, malaya na tayo. Pwede nang maging tayo. Muli na namang hinalikan ni Ada si Paolo, pero pinigilan siya ng lalaking ituloy ang kanyang ginagawa. Makinig ka sa akin, Ada. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Isa pa, may girlfriend na ako. Hindi totoo yan, Paolo. Sabihin mo hindi totoo yan. Naiiyak na wika ni Ada. I'm sorry, Ada. Pero buka lang ginawa akong pagtulong sa'yo. Wala akong ibang hangarin kung hindi tulungan ka makapasa. Binuksan ni Paolo ang pinto ng kotse samantalang nagsimula ng umagos ang mga luha sa mata ni Ada. Hindi siya makapaniwala sa mga nabanggit ni Paolo. I'm sorry kung mali ka nang iniisip sa akin, Ada. Mabuti pang hindi na tayo magkita pa. Sambit ni Paolo saka pinaandar ang sasakyan. Magdamag umiyak si Ada. Labi siyang nasaktan at umasang pareha sila ng nararamdaman ni Paolo. Kagaya ng sinabi nito, ay iyon na nga ang naging huli nilang pagkikita. Hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ni Ada. Ilang linggo pa ang lumipas. Akala ni Ada ay makakalimutan niya si Paolo hanggang sa nagkita sila sa isang restaurant.
Sa wakas, nakita rin tayo. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Tanong ni Ada. Baka sa mukha nito ang galit. Ada, please lang, wag dito. Hindi naman nagpatalo ang nobya ni Paolo. Hinarap niya si Ada. Hindi niya hahayaang magtagumpay ito sa pangaagaw sa kanyang soon-to-be husband. Ikaw pala yung Ada, yung dating estudyanteng baliw na baliw kay Paolo. Nabasa ko pala yung mga messages mo. I must say, napakadesperada mo naman for such a young age. Isa pa, hindi ka naman pangit. Bakit hindi mo subukang humanap ng single? Hindi yung malapit ng ikasal. Paranahan, nawalan na ako ng ganang kumain dito. Wika ng kanyang nobya. Mas lalong gumuho ang mundo ni Ada. Wala siyang ibang gusto kung hindi si Paolo. Alam niyang mapapasa kanya rin ito. Handa siyang gawin ng lahat. Patuloy na tinitignan ni Ada ang mga social media ng kanyang dating guro. Nalaman niya na doon pa rin ito nagtatrabaho sa kanyang eskwelahan. Habang tumitingin ay may nakita siyang post na nakapukaw ng kanyang atensyon. Mahal mo pero hindi ka mahal? O di kaya may mahal na siyang iba? Huwag kang mangamba dahil sisiguraduhin kong mapapasa iyo siya. Iyon ang nakalagay sa post. Agad niya itong pinadalhan ng mensahe pero hindi ito nagreply. Kinabukasan ay nakatanggap siya ng sagot mula rito. Napagkasunduan nila na magkita sa bahay ng kausap. Ilang oras na biyahe mula sa kanyang tinitilhan ay sa wakas narating niya ang maliit na bahay ng isang babae. Sa itsura pa lang ng bahay nito ay mababatid na may alam ito sa karunungang itim. May mga botelya, bungo, itim, puti at pulang kandila, bolang kristal at mga tarot cards. Halika, maupo ka! Hindi sigurado si Ada kung totoo nga ang sinasabi ng babae sa post, pero gusto niyang makipagsapalaran. Gusto ko sanang itanong kung... Huhulaan ko. May lalaki kang tinatangi pero may mahal lang iba at malapit na silang ikasal. Tama ba? Nagulat naman si Ada sa sinabi ng babae. Paano nangyaring sobrang tama ang lahat ng kanyang sinabi? Pumasok sa loob ng kwarto ang babae. Makalipas ang 2 minuto ay lumabas ito at may inabot sa kanyang botelya na naglalaman ng berdeng likido. Isa raw itong uri ng gayuma ayon sa babae. Ihalo mo yan sa inumin ng lalaki na gugustuhan mo. Huwag mo nga lang sosobrahan kung ayaw mong mabaliw siya ng tuluyan sa'yo. Nakangiting sambit ng babae. Magkano po ito? Inosenteng tanong ni Ada. Hindi na siya makapaghintay na masubukan ng gayuma kay Paolo. Hindi naman niya inaasahan ang naging tugon sa kanya ng babae. Saka na lang kita sisingilin, iha. Basta kung may kakilala kang nangangailangan ng mga orasyon at gayuma, sabihan mo lang ako. Sa sobrang tuwa ni Ada, ay binigyan pa rin niya ng pera ang babae, pero pilit itong tumanggi. Ayon sa kanya ay saka na lang siya maniningil. Nang sumunod na araw ay pinuntahan niya sa eskwelahan si Paolo. Halata ang pagkagulat nito nang siya ay makita. Anong ginagawa mo dito, Ada? Hindi mo ba ako titigilan? Hindi pa ba malinaw sa iyo ang lahat? Actually, malinaw na, Paolo. Malinaw na malinaw na. Huwag kang mag-alala dahil ito na ang huling beses mo kong makikita. Gusto lang sana kitang ayain kumain sa labas para makapag-usap kahit sa huling pagkakataon. Pumayag si Paolo sa alok ni Ada para rin matapos na ang lahat. Ang hindi niya alam ay ngayong gabi isasagawa ni Ada ang maitim niyang balak.
Nilagyan niya ng gayuma ang inumin ni Paolo. Gaya ng sinabi ng babae sa kanya, hindi ito kaagad de-epekto. Kaya naman pagkatapos nilang mag-usap, ay umuwi na si Paolo. Ang akala ng lalaking guro ay natapos na ang kanyang problema kay Ada. Pero doon siya nagkakamali. Dahil pagkalipas lang ng ilang araw, ay hinahanap-hanap niya ang dalaga. Natagpuan niya ito sa bangko na kanyang pinagtatrabahuhan. Miss Ada, may naghahanap po sa inyo. Napangiti naman si Ada nang makita si Paolo. May dala itong bulaklak at isang malaking teddy bear. Sa wakas ay tumalab na ang gayuma. Nung gabi ring yun ay may nangyari sa kanila. Pagkatapos nila ay nakangiti niyang pinagmamasdan si Paolo na nakahiga sa kanyang braso. Maya-maya pa ay tumunog ang telepono nito. Tumatawag ang kanyang kasintahan. Hinayaan lang ito ni Ada sa kanya pinatay. Nagpatuloy pa ang kanilang pagkikita hanggang sa tuluyan nang iwan ni Paolo ang kanyang girlfriend para kay Ada. Nagsama na rin sila sa iisang bubong ni Paolo. Isang gabi ay nagtungo sa kanyang bahay ang nobya ni Paolo. Nagmamakaawa ito sa lalaki na huwag siyang iwan at ituloy nila ang kasal. Sa pagkakataong ito, si Ada naman ang nagsalita. Sino ngayon sa atin ang nakakaawa at desperada? Alam ko namang ako talaga ang mahal ni Paolo, kaya nga ako ang pinili niya. Kung ako sa'yo, uuwi na ako at sisimulan ko ng tawagan isa-isa yung mga dadalo at sasabihin kong hindi na matutuloy ang kasal. Nung una ay naging maayos ang pagsasama nila Paolo. Sobrang maasikaso ito at lagi siyang hinahatid sundo sa trabaho. Masayang-masaya si Ada sa mga nangyayari. Napatitig siya sa botelya ng gayuma. May laman pa itong kalahati. Dahil ayaw niyang mawala ang pagkahumaling sa kanya ni Paolo, ay ibinuhos na niya lahat ang natitirang gayuma sa kape saka ito ipinainom sa binata. Unti-unting naging seloso si Paolo. Kahit mga kliyente at katrabaho ay pinagsiselosan nito. Ultimo makipag-usap sa kanilang guard ay hindi niya magawa. Hanggang isang gabi, nagising siya na hindi makahinga. Nanlaki ang mga mata ni Ada nang makitang sinasakal siya ni Paolo. Kung hindi ka mapupunta sa akin, mabuti pang patayin niya kita. Nang makitang nahihirapan na siya, ay pinakawalan din siya ni Paolo. Humingi ito ng tawad. Dala lamang raw iyon ang pagsiselos niya. Buwan ng Nobyembre, may company dinner sila Ada at ang hindi niya alam ay nakasunod sa kanya si Paolo. Pinabantayan nito ang bawat kilos niya. Nakikipag-usap siya noon sa katrabaho at nakikipagtawanan nang makita siya ni Paolo. Pag-uwi niya sa bahay ay bigla na lang siyang sinabunutan ni Paolo. Kinaladkad siya nito patungo sa itaas ng kwarto at doon pinagsusuntok. Nang magkaroon na siya ng malay ay nakatali na siya habang nasa gilid si Paolo, naglalagay ng mga bala sa kanyang baril. Paolo, ano bang nangyayari sa'yo? Natatakot na ako. Hindi ba sabi ko naman sa'yo? Akin ka lang. Kung hindi ka mapupunta sa akin, ay papatay na lang kita. Walang kaabog-abog ay ikinasa ni Paolo ang baril sa kabinaril si Ada. Matapos nun ay tumabi siya sa duguan na bangkay ng dalaga. Nahiga siya sa hita nito saka nagbaril sa sarili. Dumating ang isang babae sa bahay ni Ada. Pinulot niya yung bote ng gayuma saka inilagay sa kanyang bulsa. Ngayon, bayad ka na Ada. Sobra pa ang kaluluwa niyong dalawa.
nakangiting wika ng babae na nagbenta sa kanya ng gayuma. Marami pong salamat sa inyong pakikinig ng ating tampok na kwento for tonight, ang Makuha Ka sa Gayuma. Sana po ay naibigan niyo po ang kwentong ito at may nakuha tayong aral. Huwag pong kalimutan mag-like and subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell on para updated po kayo sa bawat kwento. On behalf of Misteryo, marami pong salamat, good night, and God bless us all.